Mga pagong at scorpion, nasa bat kamakailan sa El Nido sa Palawan. Dadalhin daw sana sa Maynila para gawing gamot. Sa Vietnam, itinuturing na industriya ang paggawa ng alak na may nakababad na kobra na may kagat-kagat pang scorpion o alakdan. Ang ilang buwang pagkakababad ng alakdan sa rice wine ang siya rin daw paraan upang mawala ang kamandag o laso ng mga ito. Pero kapag nilaklak, meron pa rin daw sipa at di umano, natural din itong gamot sa pananakit ng likod at rayuma. Higit sa lahat, epektibo rin daw na aphrodisia. Ang mga sinasabing pakinabang na ito sa alakdan kaya ang dahilan kung bakit pati ang mga nananahimik na alakdan dito sa Pilipinas nagsimula na ring pagbiskitahan. Nito lang kasing Anuwebe ng Hunyo, nasabat sa port ng El Nido sa Palawan ang isang abandonadong kargamento. Nung buksan ito, tumambad sa maotoridad ang 47 Philippine freshwater turtles na critically endangered na o malapit nang maubos ang lahi. Pero ang mas ikinagulat ng lahat, may kasama itong 160 piraso ng giant Malay scorpion. This is the first na nakahuli tayo ng scorpion sa dami ng ating mga nahuhuli noon. Malamang dahil sa pagkakatagtag sa biyahe, mahigit 40 sa mga scorpion o alakdan namatay. Ang natirang mga buhay, agad pinakawala ng maopisyal ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD sa natural na tahanan ng mga ito. Yung part of those sa mga namatay ay nilibing, yung iba naman ay nag-preserve lang kami for purposes of documentation kasi meron kaming gagawing parang museum ng lahat ng mga nahuli natin. Sa buong mundo, tinatayang may 1,750 species ng scorpion o alakdan. 25 rito, napakamapanganib dahil sa taglay nitong lason. Ang pinakamakamandag sa lahat, ang fat-tailed scorpion na kayang-kayang pumatay ng tao sa loob lang ng 5 minuto. Ang scorpion ay isang nocturnal animal. So then active sila sa gabi. Sa daytime naman, nagtatago sila sa mga ilalim ng mga kahoy or foliage, mga dahon-dahon sa gubat. Reportedly, ay meron silang luminous effect. Pag tinamaan sila ng UV light, ay umiilaw sila pag inanaman ng UV light. Wala pang ganun ka-definite na pagsasaliksik sa purpose nito, pero maaring ito ay para mas maka-attract sa prey. Sa Pilipinas, may 16 na species ng alakdan na endemic o dito lang sa atin matatagpuan. Kabilang na nga rito ang mga naharang na giant Malay scorpion sa Palawan na lumalaki ng hanggang 7 pulgada. Gayunpaman, wala pa rin katakot-takot dito ang magsasakang si Maynardo, hindi niya tunay na pangalan. Isang taon na niyang sideline ang panguhuli ng mga alakdan. Malaki man ang posibilidad na siya'y malason, sayang naman daw ang kikitain niyang 50 pesos kada piraso ng alakdan na naibibenta niya sa mga hobbyist o kolektor. Bit-bit ang kanyang sisidlan, mano-manong ginagalugad ni Maynardo ang kagubatan. Dito po sa bulok na kahoy na ito, karamihan dito. Dito na nanirahan yung alakdan. So, mayroon na dito. Maya-maya pa, swerte na mismo ang gumapang papalapit sa kanya. Bagamat may taglay na lason o sting, ang giant Malay scorpion na matatagpuan sa buntot nito, si Maynardo, walang kakaba-kaba itong kinuha. Importante sa akin na may dalala kong sipit dahil kung makakagat ito, ito yung makapatay ito. Sir, hindi ko yan ang sabing laging ginagawa. Talaga nagkakataon lang na ganun panatiling alagaan siya.
kung may tumatawag, kung wala, wala rin. Talagang nervyos pa kasi delikado talaga kung makatusok yung kanyang karayom. Mas segunda mano yan sa makamandag na ahas yung kanyang kamandag. Ayon sa mga paunang ulat, ang mga giant Malay scorpion na nasa kote sa Palawan, ipupuslit daw para gawing gamot. Malaki raw kasi talaga ang potensyal nito sa larangan ng medisina. Ngunit nagulat kami sa ipinagtapat ni Maynardo ang mga alakdan daw na kanyang nahuhuli. Hindi ginagamit sa research, kundi sa sabong. Parang pinag-aaway-aaway nila. And then possible na ginagamit din yung scorpion na yan for that kind of purpose. Dito sa Pilipinas, wala pang gaano, no? Wala pang gaano akong naririnig at nababalitaan. Pero I'm sure mayroong gumagawa niya ng pailan-ilan. Ayon sa batas, bawal ang sabong ng mga alakdan. Hindi rin pinahihintulutan ang panghuhuli at pagbebenta sa mga ito dahil nanganganib na ngang maubos ang kanilang lahi. Aabot siya ng mga 2 to 4 years naman nakulong. No? Ngunit ang katutubong si Junelo, mula sa tribong Kunoy, ang mga hinuhuli niyang alakdan, hindi niya pinagkakakitaan, kundi ipinanglalaman tiyan. Tinatanggal ko itong krayom bago ulit siya ng bituka. Ito ay may lason, may kumandag. Minanap raw niya sa kanyang mga ninuno ang pagkain ng alakdan. Kalimitan daw, ipiniprito o iniihaw. Kumakain kami niyan kasi wala kaming ulam. Talagang normal lang kinakain namin yung alakdan. Naniniwala silang ang pagkain nito lunas din sa lagnat at pagkahilo. Dahil nakakapagbigay daw ng kakaibang liksi at lakas. Parang lasa ng ulang. Ulang lang sa. Pag kumakain yan, sir, wala kang sakit sa katawan, hindi ako magkakasakit. May pagsasaliksik na maaring may medicinal value from anti-inflammation up to, sabi nila, it could be a cure for cancer. So yun pa yung mga pinag-aaralan, pero wala pang ganun ka-strong na result yung mga studies na ginagawa dito. 1 month old na scorpion. So nanganganak siya ng mga 30 to 40. So, habang lumalaki siya, nagiging black na siya. So lifespan nila, 5 years, 7 years. Sa kagustuhang iligtas ang lahi ng mga giant Malay scorpion, inaalagaan at pinararami ang mga ito ng negosyanteng si Roy. Sa ngayon, meron na siyang 5 alakdan, na ang ilan nagsimula ng mabuntis at manganak. Dahil nung kabataan ko, madalas kami nakakita niyan sa likod ng bahay. So, na-curious ako at nag-start akong mag-alaga. Ang first reaction lagi ng mga tao, patayin yan, patayin. Delikado. So, sa experience ko, mas madalas pa kami makaapak ng basag na bote kaysa makaapak ng scorpion. Naobserbahan ko, napag-alaman ko na hindi sila ganun ka-aggressive. Hindi sila nag-a-attack. Naubos na yung approaches dito sa amin eh. Kaya nagbe-breed kami ngayon ng superworm. Nagpaparami rin siya ng superworms na siyang ipinapakain niya sa mga alakdan. 5 beses na raw siyang na-sting o nalaso ng kanyang mga alaga. Hindi raw niya tatalikuran ang kanyang misyon. Pag nakagat ng scorpion, dapat hugasan yung sugat, lagyan ng ice pack, and then dalhin sa ospital. In the whole Philippines, it's found only here in Palawan and some islands in southern part of the Philippines like Tawi-Tawi. Sa kagustuhan din ni Roy na ipakilala ang giant Malay scorpion sa mga turista ng Palawan, in-exhibit niya ang kanyang mga alaga sa sarili niyang nature park. Before I am in Taiwan, very scared because thinking it's dangerous. Now stay Palawan, look at this one, it's very cute, it's okay. Not dangerous, it's my friend. Nanganganib na ngang maubos ang kanilang lahi, pinagdidiskitahan pa para sa kung ano-anong kadahilanan. Makamandag
Pero ang kanilang lason ang posible ring magbigay ng lunas sa mga sakit o karamdaman ng tao. Kaya dapat ngayon pa lang, huwag na sana nating istorbuhin ang mga nananahimik na alakdan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.